Welcome back to my YouTube channel, mga karpetero. So, ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung ilang beses nga ba dapat pakainin ang ating mga alagang rabbit sa isang araw. So, kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mo talaga matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit notification bell para updated kayo sa mga bago natin content. So, simulan na natin, mga karpetero. So, pagpapakain or ilang beses nga ba dapat pakainin ang ating mga alagang rabbit sa isang araw? So, ako, kasi ito ay depende sa mga breeder or nag-aalaga ng rabbit kung anong kanilang daily routine. So, sa akin is 2 beses ako nagpapakain ng rabbit sa isang araw. So, first is yung nagpapakain ako tuwing umaga, binibigyan ko ng pellets or concentrate yung ating mga alagang rabbit. So, bakit tuwing umaga ako nagbibigay ng pellets or concentrate sa ating mga alagang rabbit? So, kasi pagdating kasi ng umaga, gabi pa lang, nauubos na nila yung kanilang damo. So, para makon yung breakfast na tinatawag or yung fasting is binibreak natin. So, nagbibigay tayo ng higher protein concentrate para magkaroon sila ng energy sa buong araw ng kanilang gawain or daily routine nila. So, at saka, bakit hindi damo binibigay natin tuwing umaga sa ating mga alagang rabbit is iniiwasan natin ang parasitic infestation or magkaroon ng bulati ang ating mga alagang rabbit. So, konting kalaman lang, yung mga bulati is matatagpuan sa lupa once na kasi na umaga or mahamog or basa yung ating mga damo is umaakit sila sa mga dulo ng damo, which means kapag kinuha nyo ito at yun ang ipinakain sa ating mga alagang rabbit is nakakain ng ating mga alagang rabbit yung parasite. So mga rabbitero, so iniiwasan ko yung parasitic infestation. So kaya 2 beses lang nagpapakain sa isang araw. So first, 'di ba, yung nagbigay ako ng concentrate or feeds sa umaga. So bakit tsaka hapon ay damo or unlimited grass? So kaya 2 beses ako nagbibigay is kapag ganito, tanghali, ewan ko sa inyo kung nasa same experience nyo, pag tanghali is kadalasan natutulog lang po yung ating mga alagang rabbit or hindi sila masyadong gumagalaw. Ewan ko, siguro sobrang init ng panahon or something like that. Or yun yung talaga normal na gawain ng mga rabbit. So kasi once na nagbibigay ako ng grass, pagdating ng tanghali is hindi nila masyadong kinakain, tas natutuyo lang. So once na natuyo yung mga damo, ganun mga arbitero, pakiramdam ko hindi na nila ito kinakain. So natatambak lang dun sa grass holder nila. Tapos pag natambak sa grass holder nila mga arbitero, hindi na nila masyadong kinakain yung damo. So nakatiwangwang na nga lang. So sayang. So pag tinabunan ko ng next na damo sa hapon is ang ginagawa nila is hindi nila nakakain yung damo na binigay ko nung pagdating na ng hapon. So nasayang. Tapos yung gagawin ko lang kasi ayaw na nilang kainin damo, itatapon ko na lang. So talaga sayang yung effort ng pagkuha ng damo. So di ba mga arbitero, nakakaano nga yun. So di ba yun? Tsaka yung pagbibigay ko ng pellets mga arbitero is minsan kapag kapag yung mga yung rabbit natin is buntis or 15 days ng buntis is 2 beses ako nagbibigay ng pellets or ng concentrate sa aking mga alagang rabbit. So, kuwari 50 grams ng umaga, pagdating ng tanghali is binibigyan ko ulit ng 50 grams. So, para yung rabbit natin is magkaroon siya ng nutrients na kinakailangan niya sa kanyang pagbubuntis. So, mahirap kasi yun. So, na yan, nakikita niyo mga arbitero, naglagay na ako ng mga dried na damo kasi expected kong mga anak na ito ng 2 days. So, baka mag-nesting na mga arbitero. So, pag nag-nesting yung mga rabbit natin, is yung binibigay ko is itong mga damo na pinatuyo. So, sinadya ko itong pinatuyo. Kumuha ko ng damo tapos binilad ko sa araw para
2 to 3 days before the expected na labor or panganganak ng ating mga rabbit is nakaroon na akong naitabi na damo na pwede niyang gawing pang nest. So may extra pa yan kung hindi pa ano, yun yung date ng panganganak is ano, ayun mga ribetero, meron pa akong extra na ilalagay kung kakainin niya lang yung binigay kong yun. So ayun mga ribetero, isa na rin sa ano, sa iniiwasan ko bakit hindi ako nagpapakain ng damo pag umaga or kung bakit dalawang beses lang nagpapakain is yung masasayang kasi. Tsaka yung parasite talaga, yun yung number one. Kasi alam naman natin, yung mga damo natin na kinukuha minsan sa tabi lang ng kalsada, minsan yung iba, yung dun pa sa mga kwan ng imbornal, ay yung mga tabi ng kwan ng mga kanal. So, iniiwasan ko yun na kumuha ng ganun kasi medyo madumi. Pero kung pa naman, pwede naman siya. Kaso lang is kailangan natin itong hugasan or kunin natin linisan tapos i-air dry. So mga arbitero, wag natin gagawin na ikukon natin yung damo na rektang nakakuan sa init ng araw. So kasi maraming nutrients na yung masisira once na ginawa natin yun mga arbitero. So nakikita niyo yan, kumakain sila. Masigla sila kasing kumain pagdating ng hapon tsaka ng umaga. So ayun yung rabbit natin. Ayun na, mukhang kuha na siya. Gusto ng, nagkuha na ng nest box. Ayun, ikuha na niyan. Iachacha na niyan. Imbis nakakainin niya. Iniipon na niya. So ayun mga rabbitero, ayun o, nakikita nyo. Diba nung nilagay natin, hindi na niya kinakain, kundi parang kinukuha lang niya at inusod-usod niya. So ayun, iniipon na niya. So ganyan yun mga rabbitero, kung meron kayong buntis or kwan within 2 to 3 days na expected pregnancy niya is pwede na tayong maglagay ng dried na hay or mga damo na pinatuyo. So ayun mga rabbitero, yun ang daily routine ko. One or twice a day lang ako nagpapakain. So pero pag tag-ulan is yung pinapakain ko is pure pellets na umaga at saka hapon. So maganda rin na ini-inbak tayo na damo dating ng tag-ulan. So like nag-imbak ako ng dayami. So ayun, nasa ilalim ng kulungan kasi naibenta na yung mga breeder natin noon. So ayan, nilagay muna natin doon para hindi mabasa ng ulan to once na umulan at meron siyang silungan. So ayan mga rabbitero, dapat kailangan meron tayong mga extra na damo in case na umulan. Kasi sabi ko nga katulad kanina, hindi natin pwedeng ipakain yung mga basang damo kasi doon umaakit yung mga parasite at mga bulate. At iniiwasan natin to na makapasok or makain ng ating mga alagang rabbit. So lalo na yung mga kids, mga rabbitero, kasi pwede silang mamatay sa parasitic infestation. Lalo na kung makakon silang tapeworm, mga ringworms, yung hookworms. Ayun, iniiwasan natin na makain nila at magkasakit ang ating mga alagang rabbit. Kasi once nagkasakit yung ating mga alagang rabbit sa kanilang intestine or sa tiyan, so mahirap gamutin ang mga rabbit. Sobrang sensitive nila. So sa mga karabitero natin dyan na matagal na nag-aalaga, so alam na nila yon na mahirap talaga gamutin kapag nagkaroon ng problema sa tiyan ang ating mga alagang rabbit. So hanggang dito na lamang ang ating video. So mga rabbitero, kung may natutunan kayo or gusto nyong i-share sa mga kapwa natin rabbit, so nagpromote kasi tayo ng Rabbitry dito sa Philippines. Since hindi pa siya malalong tanggap dito sa Pilipinas, so ayan mga rabbitero, ini-introduce ko sa inyo na tangkilikin natin ang rabbit industry kasi yung rabbit meat is considered as one of the healthiest meat in the world. Since kinakain lamang nila ay damo at hindi sila katulad ng mga ng pellets na tugtad ng antibiotic, so mas more and friendly, mas lean at saka konting taba ang kanilang meat. So kung meron kayong katanungan, suggestion or medyo naguluhan ba sa aking pag-discuss, please comment down below mga arbitero at sasagutin natin ito. So kung meron yun, saka don't forget to subscribe
to our channel. Bakit? Kasi once numabot tayo ng 5,000 subscriber, ay may chance kayo na matanggap ng free rabbit. So tandaan mga rabbitero, nakasubscribe na sa ating channel para may chance kayo na makatanggap ng free rabbit. So ayan.